Hello guys, magandang araw po sa ating lahat. Isishare ko lang po yung nangyari sa akin doon sa Marina last year. Nag-apply lang ako ng permit para sa practical exam. Nangyari, napunta ako sa legal division. Nahold yung certificate ko. Di ko alam kung bakit. Yan ang pag-usapan natin ngayon. Ang ano daw, nangyari, ang evaluator, dinala yung certificate ko doon sa legal division. Pagpunta ko doon, binigyan ako ng papel, sabi, ng maliit na papel. Sabi, sir, for hearing po kayo. Nagulat ako. Ano yung hearing na yun? May judge ba yun? May police ba yun doon? So, katakot-takot na ka bang nangyari sa akin doon? Sabi, sir, balik kayo, January 8. So, nag-apply ako, guys, December. Mga December 12 ata yun, second week ng December. Yan tagal. Tagal na gantayin ko. So, sayang ang oras, di ba? Oras at saka, oras kasi ang ano natin, habol dyan eh. Pag-apply ng certificate, ng permit para makapag-practical exam tayo. So, yun na nga. Inantay ko yun, yung January. Actually, January 8, to be exact. Ito lang, 2019. Bumalik ako doon sa Marina Legal Division. Yung pala, interview lang ng isang attorney doon. Shout out kay attorney. Di ko pangalanan kung sino nandun. Pero ang bait niya po. Sa legal division ng Marina. So, in-explain niya sa akin kung ano ang naging ground ng certificate ko na yon. Ang sabi sa akin, sir, sa totoo lang wala kang kasalanan dito. Ang may kasalanan ito yung training center na kung saan doon ka nag-enroll. Kasi di sinabi sa'yo na ang training na in-enroll mo sa particular na date ay wala silang accreditation. Bali, ang nalalaman ko, ang naalala ko, yung training ko na yon, nag-start no October 2 to November 4. So, nawalan sila ng accreditation noong November to December. Anong nangyari? Hinold ng Marina ngayon. Nagkaroon ng sabit yung certificate ko. So yun, in-explain sa akin ng attorney doon na actually yung hindi si Perer ang kakasuhan nila eh. Dahil wala akong naging kasalanan doon, yung training center, dahil hindi nila in-inform na or nagtuwa-tanggap sila ng trainees, enrollees na wala na pala silang accreditation. So yun ang nangyari. Sa akin naman, wala sa akin yun. Pero yung abala ba, mga sir, nangyari sa akin. Imbis na makapag step by step na ako, wala. Natingga yung certificate ko nun. Kasi sa dami pa ng mga certificate na asikasuhin natin, hindi lang naman yun. So, naging balakid yun sa akin. Sabi naman sa akin ni attorney doon na napaka-minor lang naman yung kaso mo. So, mabilis lang ito ma-desisyonan. So, si attorney, gumawa siya ng sulat, papatunay na wala akong kasalanan para ma-clear. So, gumawa siya ng legal clearance. Tapos, papipirman pa yon doon sa Marina Administrator. Ngayon, aantayin ko ngayon yan, ang clearance, kung kailan ilalabas. Binigyan ako naman ulit ng papel na maliit. Andun yung contact number ng legal division ng Marina kung saan ako tatawag.
Ayun, tumawag-tawag ako. Sabi, wala pa, wala pa, wala pa. Eh, nainip na ako. Ginawa ko, pinuntahan ko na lang personally sa Marina Legal Division. Unang punta ko doon, wala pa rin. So, ang dami doon, ang daming nag-aantay doon. Marami nang naiinip, ganun. At sabi, tagal naman ng decision nila. Iba-ibang kaso ay nandun. Marami sila doon. Tapos yung sa akin, kinabukasan, or after 2 days, bumalik ako. Awa ng Diyos, nandun na ang legal division ko. Legal decision. Kasi minor lang naman yun eh. Wala namang kasalanan doon. Yung iba daw, nakausap ko, mga kapwa nating mga marino, eh, mga malaking grounds ang nangyari. Matagal. Matagal yung decision nila. So, di ko alam, di ko na inalam kung anong mga kaso nila. Sila na lang ang ano doon, kung ano man yung mga naging kasalanan nila doon. So, yun guys. After 2 days, January 10 ata or 11, nakuha ko na yung legal decision ko. And then, in-upload ko na agad sa Marina mismo kasi yung certificate na yon at saka yung legal decision, yun ang magkasama. I-upload yon. Tapos nun, yun, na-approve na yung permit ko, nakapag-practical exam na ako. Practical na assessment. So, yun ang nangyari sa akin na sana, tip ko lang mga sir, no? Na kapag mag-enroll tayo ng isang course, of course, alam na natin yung training center na yun ay accredited dahil kilalang kilala yung pupunta natin. Pero, kailangan i-check din natin. Ang pinaka-importante dyan, yung mismong course na i-enroll natin. Itanong natin dun, sir, sa registrar. Ma'am, sir, ito bang course na i-enroll ko? Halimbawa, basic training. Accredited ba to ngayon sa week na to? Halimbawa, week na to, ito ang training ko, ganito magte-training ako sa week na to. Itanong nyo, sir, accredited ba ito ngayon? Dahil yung nangyari sa akin, ganun eh, hindi ako nagtatanong. Marami sa atin ngayon eh, sa ating mga marino, na sa ating mga kapo marino na, sige lang ng enroll, di ba? Hindi natin inaalam kung accredited ba yung course na yan o hindi. So, malaking abala pag nahuli ng Marina Legal Division. Napakahigpit ng Marina ngayon, mga sir. Meron siguro silang mga pandetect nun na kung yung certificate mo is may sabit, nagpa-pop up siya doon sa screen nila, automatic, i-hold yung certificate mo. Eh, pupunta ka sa Legal Division, tatanungin ka, may interrogation pa yan ng attorney, may hearing, may papipirmahan pa sa kung sino-sino pipirma, administrator, laking abala eh. So, ganun, gawin natin na itanong natin doon sa training center kung ito ba ay accredited ang course nito o hindi para tuloy-tuloy lang ang ano natin, hindi tayo maabala. So, yun ang ano, yun ang i-share ko sa inyo mga guys. Sana napulutan nyo ng aral itong video na ito at don't forget to subscribe my channel dyan sa baba. Pati yung bell button po, pakipindot na lang po. Don't forget. Guys, sana nakakuha kayo ng tip sa akin. Sana wag na wag mangyari sa inyo yung nangyari sa akin. Dahil laking abala po. Malaking abala. Mag-ingat po tayo sa mga kabarkong onboard ngayon. Have a safe voyage ahead of you. Calm seas and mabuhay tayong lahat. Thank you.